Sa isang hadis na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakatunguan niyo ng mabuti ang mga kababaihan sapagkat sila ay nilikha mula sa tadyang ni Adan. So, parang hindi mo matanggap na ako ay babae, nilikha lang kay Adam, pero si Adam nga nilikha sa putik. So, mas mabuti na yung karangal, kalagayan ng babae na kinuha sila sa kay Adam dahil si Adam ay salsalim fakhar na. Isang magandang uri na ng putik na dumaan na sa proseso kaysa si Adam ay galing talaga sa lupa. So, hindi ito kapintasan para sa mga kababaihan. At yung pagsasabi na astawsu bin nisa'i khairan, sila ay wag mong kinuha sa tadyang kaya sila ay baluktot. Pag pinilit mong ituwid, kasarta ay mababali mo sila. Hindi rin ito kapintasan. Bagos ito ay pagbibilin sa mga kalalakihan na maging masyadong mabuti sa mga kababaihan. Ar-rijalu kawamuna 'alan nisa. Hindi ba pagka merong ang kalalakihan ay mas malalakas kaysa sa kababaihan? Pagka tayo ba ay nag-construction o naglipat ng mga gamit dito, magpapatulong ka ba sa babae na magbuhat ng mabigat? Hindi. Instinct yun ng tao na, hindi to sa'yo, sa amin itong malalakas, kami ang bubuhat nito. Ito ang mga karangalan na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa babae at hindi dapat ito isipin ng mga kababaihan na bilang kapintasan sa kanila.